kung minsan, hindi natin namamalayan na ang kailangan nating lunas sa mga iniinda ng ating katawan ay nasa bakuran o nasa daan lamang at hindi kailangan palaging umasa sa tableta. Gaya ng halaman na kung tawagin ay peperomia o pansit-pansitan na maaaring maging tsaa at makatulong sa mga taong may gout o rayuma. Gaya na lamang ng 78 years old na si Nanay Segundina Diago na pinuntahan mismo ng ating doctor sa Alegria, Surigao del Norte. Ay dinalaw natin ang isang 78 years old na may osteoarthritis. Hirap maglakad, merong gouty arthritis, meron na rin pagsusugat ang mga paa dahil na nga siyempre hindi sa matamang hygiene. Maging yung kanilang kinakain, ito issue rin na sila kahit nasa probinsya ay ayaw na kumain ng gulay at prutas. Nakadepende, isip nila na yung karne ay yun lamang ang masarap na pwedeng kainin na naandito lamang sa paligid. So in-advise agad natin, kailangan meron silang pig. Yung pig ay yung plants, dapat may isda, may prutas, isda at gulay na kailangan makita natin. Maging yung kanyang problema na nagsimula yung arthritis, na nauwi sa gouty arthritis, sa osteoarthritis, merong peperonia or pansit-pansitan na pwedeng makatulong lalo na doon sa mga uric crystals na pwedeng gamitin na pang salad, pwede rin gawing tsaa, pwede rin gawing tubig na pang araw-araw na makakatulong kung hindi nabibigyan ng mga pain reliever or mga anti-gout na mga gamot. Ito yung mga available na makikita natin na immediately na pwedeng magamit lalo na ni Nanay Segundina na hirap maglakad dahil na may mga bukol yung kanyang mga daliri sa paa, maging daliri po niya sa mga kamay. Mag-isa man sa munting barong-barong na ito, si Nanay Segundina, hindi siya nalulungkot dahil dumadalaw ang kanyang kaibigan na si Aling Teresita Awadio na mayroon ring iniinda sa katawan. Ganun din yung kanyang kaibigan na idinulog kasabay natin, diabetic, pero napakarami nilang mga insulin plants sa paligid. Maging yung kanyang problema sa hypertension ay meron silang mga panlad kasabay noon, meron din silang mga pantan na mga diuretic na pwedeng tumulong kung hindi available yung mga hypertensive drugs. Napaka-importante sa kagaya nila at mga dumadalaw or kailangan na check up regularly sa pinakamalapit na mga health center or mga health facilities. Pero ang nakakalungkot, hindi yun nagagawa sa matagal na panahon. Umaasa lang kung anong available or kung mapupuntahan ang ganito itong mga pasyente. Ang mga gaya ni Nanay Segundina at Nanay Teresa, mga babae na nagkaroon ng maraming anak at sunod-sunod na anak, ang osteoporosis ay resulta ng pagkakaroon ng mga sunod-sunod na anak na pagrupok ng mga buto. At pag nagkaroon na nga umabot sa 40 to 50s sa kanilang menopausal period or hormonal imbalance at hindi nagkaroon ng replacement habang sila ay nag-aanak, kada anak ng calcium, magnesium or nasusuplayan lang ng mga regular sources ng mga collagen, kagaya ng mga seaweeds na available sa kanilang paligid na dapat na ginagawa ng mga kababaihan para hindi mauwi sa osteoporosis na isa sa mga nagiging resulta ng malimit na pag-aanak at syempre yung patuloy pag-anak na hindi nagkakaroon ng replacement para sa kanilang mga buto, kundi nagde-degenerate ng patuloy ang kanilang mga katawan hanggang sa kanilang pagtanda. Maiiwasan ito, kailangan lamang yung tamang nutrisyon at tamang pagkain at tamang advice sa health ng mga kababaihan. Salamat sa Diyos, Kuya Daniel, nga gitagaan mo mi doktor. Kuya Daniel, salamat. Kinagpadayat ang doktor din sa amo ah. Kaya kami masakit mo na. Daghang salamat sa Diyos, Kuya Daniel. Salamat sa Diyos, Kuya Daniel. Nga gitagaan mo mi doktor.